mga kwento ng pag-asa, aral, inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Tuwing Linggo, alas 9 ng gabi, it's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Radyo natin. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Hello everyone, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi na muli sa bawat isang nakatutok na sa ating palatuntunan. Kumusta po kayo mga minamahal kong kaibigan? Isang linggo na ulit ang lumipas sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos sa bawat araw na Kanyang ibinibigay sa atin. Ang lamig-lamig ng hangin, super talaga. Hindi maitatatuwa na heto na, Pasko na mga kaibigan. Kumusta naman? May bonus na ba? May 13th month pay na ba? Cash incentive na natanggap? Ay mapalad ho kayo kung makatanggap ho kayo niyan, lalo na at hindi naman lingid na buong mundo ay apektado ng pandemyang ito. At pinaka naapektuhan talaga ay ang sektor ng mga negosyante, diba? Maliit man o malaki. Kaya kung ang inyong mga pribadong kumpanya ay makakapag-abot pa ng alinman sa mga iyan, bonus, cash incentive, 13th month pay, ay huwag ho ninyong kalimutan na sila po ay pasalamatan. Ito ngang nakalipas na halos 2 taon ay nakaprograma no, sa isip ng mga negosyante na ma-survive lamang ang business, makapagbayad sa mga pagkakautang, diba, sa mga loans, at makapagsweldo ng maayos sa mga tao, okay na eh. Not much na doon sa profit. It's all about sustaining and surviving the business na muna. Kaya kung kakayanin pa talaga na may maiabot sa mga empleyado, ay napakabuti po ng puso ng inyong kumpanya. Pagmalasakitan ho ninyo ng todo-todo para tuluyang makabangon at makasabay kayo, di ba po? Bagaman may agam-agam tayo sa unti-unti nating pagbabalik sa normal na buhay dahil nga sa Omicron variant na ito na 500% daw na mas nakakahawa, ay hindi naman pwedeng tumigil, di ba po, ang ating mga buhay dahil dito. Kailangan ho nating magpatuloy dahil tuloy-tuloy naman ang ating mga obligasyon na kailangang tugunan. Kaya naman ngayong gabi mga kaibigan, pag-uusapan ho natin ito pong mga tinatawag na basic office etiquette o ang mga pangunahing pag-uugali na dapat ho nating tinataglay kapag tayo po ay nasa ating mga opisina. Alam nyo po, ito ho ang napili ko na talakayin sa atin hong programa tonight dahil last week, noon pong nagbabasa ho ako doon sa mga messages na natatanggap ng ating Facebook page, no? Na Gladie Mabini, ay madami ho pala ang mga mensahe mula sa ating mga listeners na ang tunog ay naghihinanakit sa kani-kanilang kumpanya. Dahil nga daw sa, syempre, medyo mabagal na pag-usad ng kanilang career. Or kaya naman, diba, hindi talaga pag-usad ng career. Meron ho doon na basa ko, 20 years na daw siya na Clerk 1. At hanggang ngayon, yun pa din ang kanyang posisyon. Hindi na daw siya umangat-angat. Kaya naman, tanggap na daw niya na siguro hanggang sa siya ay mag-retire, ganun na lamang ang kanyang posisyon. Lalo na daw at pag sa gobyerno, it's almost always about whom you know. Yan, kasi po he is working daw po sa isang local government unit. Kaya habang binabasa ko ho yun, ang naisip ko, pa
Paano kaya makakatulong ang ating Gladly Yours sa puntong ito? At dahil heto nga at nagsisimula na tayo na magbalikan sa ating mga opisina, 'di ba po? May mga kumpanya na pinare-report back to office ang kanilang mga empleyado. Maganda siguro na mapaalalahanan ang bawat isa, ma-refresh sa ating mga kaisipan ang mga basic na protocol na dapat ay ino-observe ho natin kapag tayo ay nakabalik na doon sa atin hong mga kumpanya. Baka sakali po na makatulong kung tatalakayin ho natin ito. Kaya ang ginawa ko po, binalikan ko ang ating mga materials tungkol sa talakayin na ito. Ma-share ko ulit sa inyo just to remind us saan tayo posible na mag-improve pa. Or baka naman meron tayong kakulangan sa bahaging yon ng ating pagiging manggagawa. Ma-remind tayo at makita natin na hindi natin dapat patuloy na ginagawa yon. Posible ho kasi na dahil sa mga attitude na yon, kaya hindi tayo makausad-usad din sa atin hong mga career. Kaya tonight, mga kaibigan, yan po ang ating pag-uusapan. Mga pangunahing bagay na kailangan ho nating malaman at gawin para sa tamang pag-uugali at gawi sa trabaho. So ano nga ba ang mga pangunahing bagay na ito na kailangan ho nating malaman at gawin para sa tamang pag-uugali at gawi natin? Number one, ipagpaliban po ang pag-detext or pag-a-update ng inyong Facebook account sa oras ng trabaho. Mapalad ho kayo kung pinapayagan sa inyong trabaho ang pagdadala ng mga personal na gadgets. Dahil may mga kumpanya ho talaga na hindi po mapayag sa ganyan, katulad ng mga call centers at mga factories. Kaya kung sa kumpanya ninyo ay pinapayagan ho kayo na gamitin ang inyo pong mga personal na gadgets, ay siguraduhin na kayo po ay magiging responsable sa paggamit ng oras ng trabaho at huwag po itong gamitin sa personal na pakikipag-text or pagpe-Facebook, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa pagpupulong, diba? May kausap na kliyente o kaya naman katrabaho. Tandaan na bukod sa maaaring makapaghintay pagkatapos ng trabaho ang pagtitext at pagpe-Facebook mo, bayad ang bawat minuto mo ng kumpanya na pinaglilingkuran mo. Pangalawa, igalang ho natin ang pwesto ng bawat nating katrabaho. Mas nagiging uso na ngayon, di ba po, ang mga opisina na wala ng cubicles. Pero kahit ganito na ang itsura ng inyong opisina, mahalaga pa din na irespeto ang pwesto ng inyong mga kasamahan. Hindi ibig sabihin na dahil walang cubicle ay may karapatan na tayong pakialaman ang mga gamit sa ibabaw ng kanilang lamesa. Kung manggagaling tayo sa kanyang likuran, ipaalam natin na tayo ay parating para maitabi niya ang mga dokumento na maaaring mahantad sa ating paningin. Kung matukho tayo sa gilid ng kanilang mesa para ipaalam ang ating pagdating or ang ating pong presensya. Pangatlo, ibagay natin ang ating pananamit sa kultura ng pananamit sa ating trabaho. Minsan kasi, sa kagustuhan natin na mapansin, we overdress ourselves. So kaya naman, sa sobrang pagtitipid natin, kahit minsan ay parang meron ng sira, no, ang ating damit, may punit, or yung mga stockings natin, ang dami-dami ng run, pinagtsatsagaan natin. Pareho pong hindi maganda ang maging overdressed or underdressed sa ating opisina. Ano ang pwede nating gawin para bumagay ang ating pananamit sa kultura ng ating kumpanya? Pansinin po at gawin nating pamantayan ang pamamaraan ng pananamit ng ating boss pagdating sa mga damit na ating isusuot. Pang-apat, huwag gamitin ang oras ng trabaho sa pakikipagchismisan o kaya naman ay sa pakikipagkwentuhan.
Oh, ang mga Marites, makinig. Again, every minute of your 8 hours is paid to you by your company. Kaya huwag natin itong balahurain sa pakikipagchismisan or pakikipagkwentuhan nang wala namang kinalaman sa opisina sa iba. Kung kinakailangan talaga na tayo ay makipagkwentuhan, gawin natin ito pagkatapos ng ating trabaho. Ngayon, hindi naman maiiwasan, tayo ang nilalapitan ng mga chismosa at chismoso sa ating opisina. Gumawa na lamang ho tayo ng paraan para maipahayag natin ang ating pagiging abala sa trabaho. Huwag ho nating iparamdam na tayo man ay atat na atat din doon sa chismis na ihahatid sa atin. O kaya naman kung talagang gusto mo na marinig ang sasabihin ng iyong kaopisina, dahil bagaman walang kinalaman yun sa inyong opisina ay mahalaga sa iyo, eh maaari mo siyang yayain na lamang, no? Pagkatapos ng trabaho, saka kayo magkwentuhan. Panlima, hinaan lamang ho natin ang ating boses kapag may kausap ho tayo sa telepono. Dahil maaaring para sa atin, oo, mahalaga ang tawag na kailangan nating gawin or kailangan nating sagutin. Pero hindi naman ito mahalaga, 'di ba, para sa ibang nakakarinig. Kung nasa isang meeting tayo at kailangan na sagutin natin ang ating telepono, huwag ho tayo yung biglang tatayo na lamang tayo, aalis na parang wala tayong kausap or wala ho tayong kaharap. Kapag nakapag-excuse na ho tayo, saka po tayo pumunta doon sa lugar na hindi ho tayo maririnig ng ating mga kapulong habang nakikipag-usap. Okay? Pang-anim, maging loyal ho tayo sa ating kumpanya. Just in case na hindi na kayo masaya sa inyong kumpanya at naghahanap kayo ng trabaho sa ibang kumpanya, siguraduhin na ginagawa mo ito outside your office hours. Hindi gamit ang iyong oras ng trabaho. Mag-file ng leave kung kinakailangan. At siguraduhin din na hindi resources ng inyong kumpanya ang ginagamit mo sa paghahanap ng bago mong trabaho. Katulad ng ano, bond paper ng kumpanya ang ginamit sa pag-print ng resume, envelope, computer, printer, di ba po? Maaaring maliit lamang na bagay pero it will speak of your character. Huwag ding ipagsabi sa mga katrabaho mo na naghahanap ka na ng bagong trabaho. Kasi mabilis na pwedeng kumalat ang chismis at hindi ito makakatulong sa iyo. Importante din na syempre kung aalis ka sa iyong kumpanya, huwag mong sinisiraan ang dati mong kumpanya. Alam mo kung bakit? Kasi doon sa pag-a-applyan mo, kung narinig nila ang tungkol sa paninira mo, that's a red flag. Ibig sabihin, kahit na magaling ka, kung nakita nila na may attitude ka na ganyan, maaaring yan pa ang maging dahilan para hindi ka tanggapin. Bakit? Kasi iisipin nila, eh kung nagawa mo yan sa dati mong kumpanya na nakinabang ka rin naman, eh pwede mo ring magawa yan dito sa bagong kumpanya na ina-applyan mo. Ayan, yan po ay mga pangunahing bagay na kailangan ho nating malaman at gawin, i-practice, para po sa pag-obserba ng tamang pag-uugali at gawi sa trabaho. Ipagpaliban natin ang pag-text or pag-update ng ating mga social media accounts sa oras ng ating trabaho. Igalang ho natin ang pwesto ng bawat nating katrabaho. Ibagay natin ang ating pananamit sa kultura ng pananamit sa ating trabaho. Huwag nating gamitin ang oras ng ating trabaho sa pakikipagchismisan or pakikipagkwentuhan na wala namang kinalaman sa atin hong tinatrabaho. Hinaan lamang natin ang boses natin kapag meron tayong kausap sa telepono at maging loyal ho tayo sa ating kumpanya. Mamaya po mga kaibigan ay pag-uusapan din ho natin ang kahalagahan bakit nga ba dapat ay mabuti ang pag-uugali natin sa ating pagtatrabaho. Napakaganda hong talakayin ito dahil ito po ay napapanahon bilang nagsisimula na ulit na unti-unting magbukas ang ating mundo sa atin hong pagtatrabaho. Okay, so patuloy na mag-antabay.
Welcome na muli sa ating programa kung saan ay itinatampok ko natin ang istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa. Ang atin pong Gladly Yours, napapakinggan ho tayo sa lahat ng radyo natin FM sa buong bansa mula alas 9 ng gabi tuwing Sunday po. At napapakinggan din po sa ating live streaming na radyonatin.com para naman sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na nasa labas ng bansa or kaya ay malayo sila sa lugar na naaabot ng ating signal. At mamaya sa ating YouTube channel may replay ang episode na ito alas 11 ng gabi. So kung gusto ho ninyo itong balikan, pwedeng-pwede po punta kayo dyan sa YouTube channel natin na Gladi Mabini, GladyMabini. Kasama po sa bahaging technical si Zeth Escobar, MacNeil Sinchonko at Patricia Rodriguez. Mga kaibigan, ito po ang inyong Miss Glad. Welcome to the show. Meanwhile, narito muna ang aming pambungad na awitin para sa inyo. You are listening to Radyo Natin Nationwide. We are your friend, your radio. Gladly yours. And we are back, mga kaibigan. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa ating mga kaagapay sa programang ito. Maraming salamat po, ACS Manufacturing Corporation. My friends, always remember, clean hands protect us from infection. So take time to learn the proper 20-second hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas sa coronavirus infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. At mga misis, alam nyo ba na kahit na nasa bahay lamang, ay pwede pa rin mangamoy pawis at kulob ang damit ng inyong pamilya. Kaya ang payo ko, subukan na ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay meron pong Stay Fresh Technology, kaya damit ay masarap at kumakabloom sa bango. Subukan na ang Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Charm Fabric Conditioner is manufactured pa rin po ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. Patuloy din pong paalala sa lahat, alagaan ang kalusugan at huwag sagarin sa pagod at puyat ang katawan. Take rest, eat right, and exercise. Huwag kalimutan ang tested at proven MX3. Be an extraordinary with MX3. Pinag-usapan po natin kanina ang tungkol sa basic office etiquette. Inalam natin ang mga bagay-bagay na dapat ay alam na natin. At ipagpapatuloy ho natin itong ating pinag-uusapan by discussing naman ang kahalagahan ng mabuting pag-uugali sa trabaho. Kasi maaari ho nating sabihin, di ba, na basta gagawin ko na lang ang trabaho ko. Bahala sila kung masasama ang ugali at asal nila. Kung pwede lang sana na ganyan, ano po. Kaso meron nung sinasabi ang mga eksperto tungkol sa kahalagahan ng mabuting pag-uugali ng mga empleyado sa trabaho. Katulad po nito. Una dyan, ang impluwensya ho ng mabuting pag-uugali sa trabaho ay productivity. Maaaring sabihin ho natin, ako naman ay binabayaran para magtrabaho at hindi para magpakabait. Kaya okay lang kahit na hindi ko baguhin ang masama kong ugali. Kung ganito po ang magiging mentalidad ng mga empleyado, malaki ang magiging epekto nito sa productivity ng lahat sa kabuuan. Napakahalaga po ng tamang pag-uugali at asal sa trabaho. Dahil kahit na binabayaran lamang tayo para magtrabaho, hindi ho natin maihihiwalay ang katotohanan na tayo po ay mga social being. Nabubuhay tayo na kailangang makisalamuha at magkaroon ng impluwensya sa bawat isa. Ayon nga po sa mga eksperto, kapag ang isang empleyado
ay nakakaranas ng hindi magandang pagtrato mula sa kanyang katrabaho. Mababawasan ang kanyang sigla sa pagtatrabaho. Mababawasan din ang kanyang pagnanais na mas pag-igihan pa ang kanyang ginagawa at bumababa ang energy level na kanyang ibinibigay sa pagtatrabaho. Pangalawa, kilalanin ho natin ang mabuti at masamang pag-uugali. Ang masamang pag-uugali ay meron pong iba't ibang uri. At ang taong gumagawa nito ay maaaring hindi nauunawaan, hindi niya alam, hindi siya conscious na masama pala ang pag-uugali na kanyang ipinamamalas. Ang pang-iistorbo sa kasamahan, pang-a-isolate sa iba, pang-ingwestiyon sa desisyon ng iba, pagtatago ng katotohanan at paglilihim ng mga mahahalagang impormasyon ay ilan sa mga anyo ng masamang pag-uugali. Sa kabilang banda, yung mga bagay naman na unti-unti at pinagsisikapan mong gawin upang makapagpadama ng kabutihan at respeto sa mga kasamahan ay mabuti namang pag-uugali. Pagiging mabuting tagapakinig, pagkukonsidera at paggalang sa ideya ng iyong mga kasamahan, pagbati sa mga kasamahan sa umaga, good morning, sa hapon, good afternoon, paglilinis at pagliligpit ng mga gamit ng inyong opisina, ilan ho iyan sa mga halimbawa ng mabuting pag-uugali na sana po ay meron ho tayo. Pangatlo, epekto naman ng masamang pag-uugali. Yung mga maling pag-uugali na atin hong nakakasanayan ay maaaring makapagdulot ng pagkainis o pagkairita ng iyong mga kasamahan. Pinababayaan mo ba na tumunog ng malakas ang iyong cellphone habang kayo ay nagtatrabaho? Maaari itong makaistorbo sa iyong mga kasamahan. Nagdadala ka ba ng pagkain sa trabaho na napakatapang ng amoy? Bigla ka na lang bang sumusulpot sa pwesto ng iyong mga kasamahan ang hindi man lamang nagsasabi? Madalas ka bang mag-utos or humingi ng mga supply sa iyong kasamahan? Kahit na hindi mo nais na makapaghatid ng hindi magandang ugali sa mga kasamahan mo, maaaring ang mga bagay na iyong nakasanayan ay makapagbigay ng negatibong impresyon sa iyong mga kasamahan. Pang-apat, higitan pa ang mabuting pag-uugali. Natalakay natin kung ano ang mga bagay na tinutukoy na mabuting pag-uugali. Maaari pa natin itong higitan sa pamamagitan ng pagbibigay pa ng extra effort na ipakita ang ating malasakit at respeto sa iba. Halimbawa, kung may naging achievement ang iyong kasamahan, maaari mo siyang i-congratulate sa pamamagitan ng pagbati o pagbibigay ng isang simpleng note. Batiin ang mga taong hindi mo direktang katrabaho pero kasama mo sa kumpanya. Simple at maliliit na bagay, pero maaaring makapagbigay ng positibong mensahe sa iyong mga kasamahan. Ayan mga kaibigan, makatulong po sana sa inyo itong ating pinag-usapan. At sa ating pagbabalik, huwag ho kayong mag-alala. Bibigyan na ho natin ng daan ang ating napili na itampok na liham ngayong gabi. Kaya dyan lamang ho kayo. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa radyo natin nationwide. We are your friend, your radio. Gladly yours. Gladly yours. Okay po mga kaibigan, we are back! Naririto na, basahin na natin ang ating liham for tonight mula kay Ronnie ng Santa Cruz, Marinduque. Sabi niya, "Dear Miss Gland, salamat po sa radyo natin. Mula sign on hanggang sign off, ang radyo namin ay nakatutok sa inyo. Buti na lamang at may radyo kami dahil wala naman kaming TV o ano paman na mapaglilibangan. Sa sobrang eto nga lang ang nandito sa bahay, na memorize ko na ang lahat ng inyong radio commercial. Mahirap lang po kami, Miss Glad. Isang kahig, isang tuka. Problema araw-araw
kung ano ang ipanlalaman sa tiyan. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Ginagawa ko po ang lahat ng pwede kong gawin para makaahon kami sa hirap. Pero talaga pong minsan, gusto ko na ring sumuko. Nahihirapan talaga ako. Parang hindi ko na kaya ang aming nararanasan. Lalong-lalo na kapag nakikita ko ang aking tatay at nanay na parang mawawala sa mundong ito nang hindi man lamang mararanasan ang kaginhawaan. Bunso po kasi ako, Miss Glad, sa 11 magkakapatid. Magsasaka ang aking tatay, ang nanay ko naman, nasa bahay lamang, may sakit pa. Walang sino man sa aking mga nakatatandang kapatid ang nakapagtapos ng pag-aaral. Maaga silang nagsipag-asawa at ngayon ay hirap na hirap din. Ayokong matulad sa buhay na meron sila, kaya nagsisikap talaga ako na makapag-aral. Nakakatawa nga, nakiki-internet pa ako sa kapitbahay para lang makapag-online class. Yung kapitbahay na minsan sala sa init, sala sa lamig din. Minsan mabait, minsan masungit. Kaya ang ginawa ko, inialok ko na ako na ang maglilinis ng kural ng baboy nila. Damay na din buong bakuran para makashare lamang sa kanilang internet. Sa gabi naman, pumapasok po ako bilang panadero sa isang bakery sa bayan. Ang kinikita ko doon, Miss Glad, yun ang aking pinambibili ng gamot ni nanay. Kaya hindi ako pwedeng tumigil. Maswerte na po ako kung makalimang oras ako ng tulog. Ganito ang buhay ko araw-araw. Swerte kapag may mga natira na lumang tinapay na pagkakasya namin sa agahan nila tatay. Pero dumarating po talaga sa punto na awang-awa ako sa aking sarili at natatanong ko ang Diyos, bakit naman sa ganitong kalagayan niya ako inilagay? Tuloy minsan, parang ayoko nang magpatuloy sa buhay. Pero dahil iniisip ko ang aking mga magulang, wala po akong magawa kaya tuloy lamang. Pero napakahirap po talaga. Ano po ang inyong maipapayo sa akin, Miss Glad? Sana po ay basahin ninyo ang mensaheng ito, mag-aabang po ako. Gladly yours, Ronnie Santa Cruz Marinduque. Gladly yours. Hi Ronnie, maraming salamat. Isa ka palang radyo natin, fanatic. At magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Santa Cruz, Marinduque. Very inspiring ha, ang iyong pagsisika para makaahon sa kahirapan. Ang iyong will na makapag-aral sa kabila ng inyong kalagayan ay tunay namang kahanga-hanga. Tama na ganyan ang maging pagpapahalaga mo sa edukasyon dahil nananatiling totoo na education is a great equalizer. Kapag nakapagtapos ka ng iyong pag-aaral, mas malaki ang iyong tsansa na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay dahil mas maraming oportunidad ang pwedeng magbukas ng pinto para sa iyo. So may I encourage you na huwag kang panghinaan ng loob at magpatuloy sa iyong pag-aaral. Maraming kabataan ngayon, nasa kanila na ang lahat. Provided na ng mga magulang laptop, internet, komportableng pwesto to study, pero hindi ganyan ha ang appreciation sa edukasyon. Alam ko hindi madali ang iyong ginagawa, mahirap pagsabayin ang pagod ng katawan at isipan. Pero ang katotohanan na hanggang sa mga panahon na ito ikaw ay nakatayo at lumalaban is something that you must be proud of. Hindi ito dapat na ikahiya dahil bihira ang katulad mo na may taglay na ganyang puso sa pagharap sa bawat araw ng iyong buhay.
sa kabila ng katotohanan, di ba, na alam mo sa iyong sarili na eto na naman tayo, walang katapusang pakikibaka, mag-aaral, kinagabihan, panadero naman, paulit-ulit, and yet bumabangon ka pa rin at ipinagpapatuloy ang iyong buhay. Hindi ako magtataka, Ronnie, kung isang araw makakalimutan mo ang lahat ng kahirapan at sakripisyo na ginawa mo dahil sa laki, sa lawak ng tagumpay na iyong tatamasain dahil sa puso na meron ka ngayon. Meron tuloy akong naalala. Ikikwento ko sa iyo, ha, hoping na ma-inspire ka, makinig kang mabuti. Meron akong kakilala at hindi ko kailanman makakalimutan ang kwento ng kanyang buhay kolehiyala. Dahil noong nag-aaral pa raw siya sa college, hirap na hirap din siya. Parang katulad mo din, apat silang magkakapatid at mag-isa silang tinataguyod ng kanilang nanay na isang single mom. At kumumatayog din ang pangarap ng kolehiyalang ito kahit alam niya na mahihirapan sila. Lakas loob pa din siyang tumuloy ng college sa tulong ng isang kamag-anak. After 2 years, lumipat siya ng boarding house na malapit lamang sa kanilang university. At para makatulong sa gastusin ng kanyang pag-aaral, ang ginawa naman niya, ibinolunter niya ang kanyang sarili bilang tagagawa ng assignments ng kanyang mga kaklase. At katulad mo din, madalas, maswerte na rin kung maka 5 oras siya ng tulog. Ang mga assignments na ginagawa niya, ang kapalit noon kasi, meron siyang snacks, meron siyang lunch, or meron siyang dinner. O kaya naman, libreng rental fee at printing doon sa computer ng sarili niyang mga assignments kapag natapos na niya ang iba. Naaalala niya kung paanong naiinggit siya sa kanyang mga kaklase na malayang nakakabili ng kung ano ang uso. Nakakapunta sa kung saan nila gusto habang siya kailangan niyang mag-isip ng ikakatwiran para huwag pilitin na sumama sa mga gimmick kahit na gustong gusto niya. Kasi wala naman siyang pera. Kapag dumarating ang allowance niya mula sa nanay niya, tuwang-tuwa na siya. Excited siyang pupunta ng grocery, ibibili niya ng biskwit ang pera na natanggap. At yun ang masayang uutay-utayin niya para makasustain siya sa pang-araw-araw habang naghihintay ulit ng susunod na allowance. At kapag naubos na yon, anuman ang kanyang naitabi, 50-60 pesos, pang banana queue na. Noong mga panahon na yon, 3 tuhog ng saging ang halagang 10 piso. Ang gagawin niya, bibili siya ng 1 tuhog para sa almusal, itatabi niya ang 2 pa. Pag uwi niya sa pananghalian, 1 tuhog ulit. Balik school, pag uwi niya kinagabihan, ang natitirang 1 tuhog, dinner na niya. At hindi iisang beses na nangyari yon. Marami-raming araw na ganoon habang naghihintay siya ulit ng allowance na ipapadala ng nanay niya. Pero ang hindi niya makalimutan sa lahat ay kapag dumarating siya sa puntong kailangan niyang iwasan ang tindera ng banana queue dahil may utang siyang 10 piso. Kaya imbes na ang lapit lang ng lalakarin niya pauwi sa boarding house nila, doon siya sa backdoor gate ng school lumalabas. Iniikot niya ang buong university sa likod, makauwi lamang sa kanilang boarding house. At ang malala, simenteryo ang dadaanan niya pabalik sa kanilang inuupahan. Ganoon ng ganoon, every time na madidelay ang allowance niya at wala siyang 10 piso na pambayad para doon sa inutang niya na banana queue. Gayunpaman, ang lahat ay kanyang tiniis. Maabot lamang din ang kanyang pangarap. Pero alam mo, Ronnie, nakaraos din siya. At sa mahigit na 40 estudyante sa batch niya, 2 lamang sila na pinalad to practice kung ano talaga ang kanilang kurso. Siya na nasa broadcast at isang kaklase na nasa print. Nai-imagine nyo na ho ba kung sino ang kolehiyalang yon na naitawid ang gutom sa 3 pirasong saging?
Opo, tama kayo. Ako yun, Ronnie. Sino ang mag-aakala na ang Gladi Mabini na naririnig ninyo ngayon ay may pinagdaan ng ganyang panahon sa kanyang buhay? Ako din ho, hindi ko lubos maisip kung paano ho ako nakatawid. At kapag naaalala ko po ang mga pagsubok na kinailangan kong lampasan, walang humpay ang aking pasasalamat sa Panginoon kasi alam ko na siya talaga yon, siya talaga ang sakalam. Siya talaga ang nagtawid sa akin at siya ang dahilan bakit hanggang ngayon ay naririto ako. You know, Ronnie, I thank the Lord for all the struggles na kinailangan kong harapin kasi it made me stronger. Mahirap ang maging mahirap, totoo yan. Pero kapag tama pala ang iyong puso, yun din ang magtutulak sa atin para tayo ay magsumikap. Instead, natignan natin ang kahirapan bilang hadlang sa ating mga pangarap. Gawin natin itong inspirasyon para mabago ang ating sitwasyon. Siguro kung hindi ko naranasan yon nung nagka-college ako, I will never be the person that I am today. In my suffering, na-realize ko na hindi ko dapat naiasa sa kung sino paman o ano paman ang aking pag-abot sa aking mga pangarap. Ako ang mananagot sa kung anong klaseng buhay ang gusto kong tahakin. Hindi ko pwedeng isisi sa iba ang aking kalagayan dahil lahat tayo binigyan ng Diyos ng isip at kakayanan. Ang kailangan lamang makita natin kung ano ba ang direksyon na gusto nating tahakin. Oo, may mga sakripisyo na kailangan gawin at hindi yun madali. Pero normal naman yun, di ba? Sino ba ang nanagumpay ng walang itinaya? Alam mo, Ronnie, dahil sa mga kahirapan na aking naranasan, mas napapahalagahan ko ngayon ang mga pagpapala na ipinagkakatiwala sa akin ng Diyos. Kasi maliwanag sa akin na yun ay bunga ng akin ding pagpupunyagi at hindi pagsuko. Isang bagay na ikinalulugod ng Panginoon, yung magamit natin ang mga gifts and talents na ipinagkaloob niya sa atin to bless other people, to bless our family, and to bless ourselves. Ronnie, walang may kasalanan sa iyong sitwasyon. May rason ang lahat ng bagay. Kahit ang kalagayang pinagdaraanan mo ngayon, meron yan dahilan. Don't give up. Kapit sa Diyos. Ako personally, yun ang aking ginawa. Kahit sa mga panahon din na nagdududa din ako kung mahal ba niya ako talaga to allow me to be in a situation like that. Alam mo, hindi ako bumitiw. So every time na maiisip mo ulit ha, na tanungin ang Diyos, bakit ganyan ang iyong sitwasyon? Alalahanin mo ang bahaging ito ng buhay ko na ishinare ko sa iyo. Ako ay buhay na patotoo na tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Hindi permanente ang nararanasan mo ngayon, I assure you. Hindi habang buhay na ganyan na lang ang iyong sitwasyon. Dahil nagbabago at nagbabago ang panahon, Ronnie. At katulad ng pangako ng pagsikat ng araw sa bawat umaga, ang pangako din ng maayos na buhay sa mga katulad mo. Kung itinawid niya ako, itatawid ka din niya. Hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya ang ating mga pagsisikap. Alam niya ang ating mga pinagdadaanan. At sa tao na nananangan sa kanya, nagtitiwala, umaasa, hindi siya nagpapabaya. Laban lang, kaya yan. At sa lahat ng mga nakasama natin tonight, God willing, muli ho tayong magsama-sama sa susunod na linggo sa kaparehong oras sa Timpilan at sama-sama nating balikan ang istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa because your story matters. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Miss Glad, Gladi Mabini. God bless your heart. Good night and sweet dreams! Hanggang sa muli, sama-sama tayo, Pilipino! Bye!